Okay, magandang araw mga kaibigan. So may repair po tayo ngayon sa Cora 735. Yung trouble po nito medyo kakaiba at pagka binobolume niyo po, akalain niyo pong sira yung speaker. Kasi malinaw naman po siya pagka hindi niyo po nilagyan ng bass, makinis. Ayan. Left and right po, same ng problema. Bali, malinaw naman pagka naka-off yung bus. Kaso pagka nilalagyan po natin ng bus, ganito mangyayari. Natin sa kabilang speaker, baka ganun, baka sa speaker yung problema. Pero sure po, hindi po speaker. Try natin para makita nyo lang din. Ayan, nilipat ko po. So left and right po, okay, and then ginawa natin, pagka ganito, para matiyak natin, didiretso po tayo sa main amp, so hindi tayo dadaan ng ano, tone control, para malaman natin. So re-recta po natin sa input mismo ng main amplifier, para malaman natin kung tone control ba o main amplifier ang sira. So try natin. So, ganun pa din. So, yan po yung hanapin natin sira kung ano nangyari sa kanya. So, ipuputulin ko muna yung video, then i-isolate ko muna, then i-continuous na natin yung video. So, okay. So yung nakita ko lang na naging sira nito, yung capacitor, change value, 36 nanofarad na lang. Ito po yung sa filter capacitor niya. Okay, yung isa din, 21 nanofarad na lang. So kakaibang sira siya kasi, hindi man lang siya umuugong kahit kulang yung filter niya. So itatry ko to sa ibang, itatry ko muna dito sa capacitor nata kung ano, pero sirbol sira talaga yung niya, electrolytic niya, kasi baba niya ng parad. So ikakabit ko muna. So ayan po. So ayan po, napalitan na po natin ang dalawang filter na bago. So testing natin. Thank you.
na po yung ano niya, yung pinaka-bus. Bali, hindi na siya ano. At saka yung kanina, napansin ko wala siyang, pag nilalakasan mo parang hindi bumabayo talaga. Yung bus niya na sumasabog ka agad, basag. So, kakaibang trouble ito sa power supply kasi karamihan na umuugong. Umuugong, nagkakaroon ng humming. Yun ang kadalasang sira ng power supply. Pero dito, kakaiba kasi malinaw siya. Pagka bibiritan mo na ng base, gralgal na siya. So, actually, pag napapansin natin, pag nagsukat tayo ng voltage dito, doon mo mapapansin na bumabagsak yung voltage. So, dahil left and right same yung trouble, so parang bihira sa amplifier na masira, sabay yung left and right. Kadalasan, pag nasira yan, left lang or right lang. So, pag sabay nasira yung left and right, medyo mag-iisip ka, bakit sabay? So, meaning, may kinalaman sa PSU natin yung problema. So, yun lang ang naging sira niya, yung dalawang filter capacitor. So, bumaba lang yung parad nito. Naging nano parad na lang, yung isa medyo 57. Mababa na talaga, sobrang baba na dun sa power supply requirement natin para sa amplifier. So, yun lang una ang maisishare ko about 735. Simpleng trouble lang yan, pero kailangan din na pag-isipan. So, pinakamahalaga talaga, voltage measurement palagi. So, pagka nag-on naman yung relay, so, pagka sa isang amplifier, nag-on yung relay, meaning po yan, 85% maganda po yung biasing or main amplifier. So, kadalasan, pagka gano'n, nag-on ang relay, walang problema ang main amplifier. Kasi kung may problema yung driver board natin, automatic hindi na po mag-on yung relay. Once na tumaas yung bias DC natin sa DCO, once na umabot ng mga 2.5 3 volts, depende sa calibration ng speaker protect natin. Yan. So kadalasan pag umabot na ng mga 3 volts, mag-off na po yung relay. So, mas maganda kung ma-calibrate mo sa mas mababa, mga 2 volt, para mas safe. Pero kadalasan, mga integrated, umabot ng 4 volt, 3 volt, 4 volt, mga ganon. Ganon yung calibration nila bago mag-off yung relay. So, mga 2.5, tumutugtog pa rin siya, medyo galit na yon at magiging mainit na rin yung heatsink natin. Kasi may DC ka ng 2.5 eh. Ganun yun. Habang tumutugtog, pag natural, tataas yung DC. Pero dapat, hanggat maaari, may ibababa yung DC, mas malakas yung AC na lumalabas sa speaker. So kapag lumalakas na yung volume, lumalakas yung AC, at tumataas din yung DC. Pero dapat, hindi aabot dun sa limit. Ang mahirap niyan kapag sobrang taas yung DC, mas mababa yung AC, asahan mo kasunod nun sabog na yung fuse mo. Pati output si back na yun, sigurado. Lalo na kapag masukat mo sa DCO natin sa speaker line papuntang out, siyempre mag-off na yung relay. Hindi ka na makakasukat dito sa speaker line. So, ang masusukat mo sa emitter dito sa pag nakasukat ka na ng real voltage dyan, kung halimbawa 60 DC, masukat mo dito sa puti na resistor ay 60 DC, asahan mo si back ng output mo. Makapatadrive. So, sa ganun lang, sa repair, kailangan una voltage measurement. At syempre, pakiramdaman din. Kailangan matalas yung pang-amoy mo, pandinig. Kasi minsan, pag uno pa lang, kung hindi matalas yung amoy mo, nangangamoy na pala yung resistor, yung kapasitor. Kung mahina naman din yung pandinig mo, may sumisipol na pala. Okay, may sumabog na pala, di mo pa rin narinig. Pag gagamitin mo rin yung siyempre,
yung sins natin sa paningin, siyempre natural. Minsan may mga umuusok na dyan, di mo napansin. Nakita mo palang sunog na, sinaksak mo pa. So pinakasay pa rin sa repair, eh, bago mag, ano, kung putok talaga yung fuse, pinaka the best. Eh, pag na-check mo na yung driver board, dapat kalas talaga muna yung output. So, pinaka-the best, bayasan muna, at pag na-normal na yung bias, saka mo ikabit yung output. Yan yung pinaka-save. So, huwag kabit ng output. Kasi, magiging worse yung mangyayari, at syempre, abono tayo dyan. Patay yung kabuhayan natin. So, pinaka-the best talaga, voltage measurement, biasing, so, balance bias dito sa bus natin. So, ito naman, mga integrated, napakadali na lang yun. Actually, pag mga 95 dB, 100 dB below, madadali yan. Saan yung mga nagiging mas mahirap? Yung pagka umaabot na ng, ano na, 160 dB, 150 dB, 120 dB, yan. Ano, critical, ano na yan? Medyo, ano talaga yan? Kailangan masusing pagbabalansin ng bias ano natin. Bias biasing sa bawat transistor. So yun lang yung may share ko about troubleshooting ng 735. Yun lang yung may share natin. So ano lang, try and try lang until you success, hindi until you die. Mahirap yun. Okay, salamat.